at yung mga plano nilang gawin. So they push Echo Proud to their limits and possible na yung kadita ngayon ni Mumukid ay magbago. Kailangan eh. Oo, di ba? Kailangan eh kasi kumbaga parang nabasa nila yung movement. Kanina sinasabi pa lang natin, di ba? Yung mga certainties and uncertainties when using a kadita, sobrang delikado rin ang buhay mo. Alam mo yun, kumbaga parang ang isang hero kasi, katulad ni Predrin. Si Predrin dati, di ba, kapag pagka nasa RG tayo, o nakikita na sila, madalas binaban. Mm-hmm. Pero there's this certain familiarity na nagaganap as weeks go by, as days go by, na parang, ay, Predrin ulit. Parang dumadami na dumadami yung pantalo nila dun sa Predrin. Nakita nga natin kanina, may Akai, di ba? Ang daming adjustments eh. And ganun din kay Kadita. Kanina, nakita natin na ginamit yung Kadita. Ano ginagawa nila? After ng Ocean's Oddity, tatalo na nila lahat. Tatalo na agad. Tapos, napipilitan si Mumukid na mag-petrify. Tapos, hindi niya nakukuha yung maximum potential dun sa resources niya. Kumbaga, habang tumatagal, parang sa isang game lang din, di ba? Pag ulit-ulit mo nakakalaban yung boss nakaka-umay. Na yun. At alam mo na kung paano. Nami-memorize mo. Ano yung next move niya? Ano ngayon yung next move? And speaking of, nakakabigla nga lang to. Sinabi natin, hindi muna tayo makakita, Butters. Kasi, kinuha dito ng side ng Echo Proud. And sila naman ang mag-run netong ganitong lineup. Seems to me na kung sino ang may kadya dito, Athena, sila ang nananalo. Kaya ito nga ba yung pattern na sinusundan natin? Kadya wins games nga ba? Or will AP Bren Hornets break that? Kasi alam mo, natapos na nga ng AP Bren Hornets yung kanilang lose streak eh. Mm-hmm. Pwede nila bawiin ngayon eh. Match point for both teams. Match point for both teams. At sobrang, hindi lang syempre sa points, it's a huge boost if ever na makuha din kasi ng AP Bren Hornets itong laban na to. Sobrang importante for them. Napaka-importante na ito and we have to reiterate again sa lahat ng mga manonood dyan, walo lang ang papasok ng playoffs. Walo. So ang ibig sabihin po nun, ngayon currently, ang AP Bren Hornets is at number 11. Mm-hmm. So ibig sabihin, ang dami pa nilang kailangan bunuin dito. And actually, yung 8th spot nga, hindi pa sobrang safe nun eh. Hindi. Kasi may apat na team na naglalaban para sa spot na yon, yeah. Yung 9, 10, 11, 12. At kung hindi ako nagkakamali, Butters, ha, sobrang dikita pa nila. Parang, sobrang dikitan pa nun. Kung check niyo yung standings, guys, sa MDL Philippines Facebook page, ang pagitan ng bawat puntos, syempre may mga nagtatay, head-to-head yan eh, pagka ganon yung tie natin. Pero around 1.2 points, kaya mong bawiin yan in a single series. Mm-hmm. And ngayon, most likely, AP Bren Hornets ngayon, naka-1 point sila. Pero ito, Athena, nakita mo ba si Xborg? Ay, nag-glow up. May glow up si Xborg. Alam mo na ngayon. Lalapit yung camera dyan mamaya. I feel it. Si Haborg. Si Xborg. Tingnan mo. O, di ba? Nasa likod tayo ni Xborg. Mapaback view. Front kumbaga, view. Kumbaga, dati kasi si Xborg, kapag nakikita mo siya, Athena, para siyang ano eh, para siyang mga kalakal yung itsura niya. Maangas. Yung parang ano, yung parang tagpi-tagpi. Mm-hmm. Pero ngayon, pag tinitignan mo si Xborg dito sa ating ano, sa ating screen ngayon, ang shiny niya. Nahinang. Oo, nahinang. Tama yung term mo. Nahinang. Galing ko na mag-Tagalog. Oo, nga eh. Nahinang. Tagalog, Filipino broadcast. Yeah. Filipino broadcast talaga. Na-polish na ngayon si Xborg, si Haborg, sabi nga ni Auntie Anara. At isa rin ito sa favorite ngayon na kahit sa RG. Napapansin ko rin ang Xborg, nagagamit-gamit na rin siya lately. And not only that, no, Butters, the idea with behind the Xborg kasi sobrang nagkakaiba. Pagdepende na nga lang din sa emblem set na gagamitin mo. Uh-huh. And alam mo, yung ano eh, it's nice that you brought up yung emblem set na tinatawag natin. Kasi multi-purpose ngayon ang ganitong klaseng hero eh, yeah. Si Xborg. Hindi pa rin, well, nag-iba na yung mga build na ginawa sa kanya, lalo-lalo para kay Xborg, pero nandyan pa rin yung glowing wand, yung ice queen wand na ano, na mga build. So, ganun yung flexibility ni Xborg. In terms of what the hero can do and cannot do, wala na flexibility yon. Pero, on the items that he can build, doon nagkakaroon ng difference eh. Doon na nagkakatalo, kumbaga. And
surprisingly, no, binigay nila to sa kamay ni James. Mas pinili nila na tanggalan ng Terisla. E remember, na first week day number one, yun mismo yung pinantapat din kay James. But this time around, he definitely knows how to control it. Kailangan niya lang talaga ng pasabog. At literal na pasabog din talaga X-Board. Okay. So ngayon, Bruno ang kinuha dito ng side ng AP Brian Hornets. Pwedeng kumuha ng carry ulit dito yung side ng Echo Proud. Or if ever ma, wala. Parang carry nga eh. Parang ang daming pwedeng tanggalin na carry dito. Yeah. Tapos kaya naman nung, kaya nung back siya nung X-Board, nung Kadita at saka nung Akadja umikot. Pero sabi nila, ayaw namin yan. Gusto namin dito, Iksha. Alam nila natin yan eh, yung Iksha na to. Ha? Nakita natin saan. Una ko nakita to sa MPL when I watch on-site pa. And that was onto the hands of Benny Cutie, kung hindi ko nagkakamali. Mm. Ngayon, tinry nilang i-adapt, but it's a, pwede natin sabihin, revamp version. Kasi nga naman, in the recent patch na nga lang din na nangyari. Uh-huh. At the idea behind the Iksha is to go onto the back, tapos literal na, talagang magbato-bato ka dyan. Kailangan maging malaya ka. Oo. Kailangan malaya ka pero sa buhay mo. Kasi ito yung problema dito, Watine. Paano ka magiging malaya sa mga ganitong klaseng pwesto kung ang kalaban mo ay isang Grak? Paano ka magiging malaya sa ganyan? Yun yung question. Yung mobile charge ka eh. Papasukin ka na itong mga to. Hindi, wala naman pakialam sa nakakamdaman mo yung Grak eh. At parang wala na rin pakialam yung Echo na kahit pakawala nila yung best hero ni Yobabs. Oh. Diba? This is the second time na papakawalan yung Grak ulit ni Yobabs. After his debut with his Grak, planang lahat ng sumunod na teams, lagi itong nire-respeto sa kanya. And for the first time again, Echo, hinayaan na to sa kamay niya. Oh. And kailangan natin makita kung paano nga ba i-utilize dito ni Outplayed etong Iksha. And kung iisipin mo, both Echo teams, mapa MPL or mapa MPL, strategy nila to na nilalabas nila yung Iksha. So ang ibig sabihin dito, this might be an organization favorite for them. Kasi hindi mo naman ilalabas to ng basta-basta lang. Si Benny, yeah, si Outplayed, pareho sila kaya nito. And sometimes, di ba, pag sa screens, dun kami mga na-a-adapt na tututunan. Eh, sino bang lagi nilang ka-screen? And that's Echo Loud from MBL. So, most likely, may pagkakahuwag in terms of what they do with the draft. And you've mentioned, hindi nila basta-basta ilalabas to. If they cannot back it up. Mm-hmm. Diba? You need more than words to back it up. Lalo na ngayon na ang Echo, naghahabol din naman in terms of points against Omega. But this time around, they have a total of maximum of 2 points for the series kasi nga nag-all one yung score natin. And aside from that, Butters, parang medyo ano lang din ah, kasi Iksha is something new kahit dito sa liga natin. Ilang beses pa lang ito nakita. And alam mo, nung unang nilabas yung Iksha na yan, ayan, mixed emotions, mixed opinions ang mga lumabas para dito sa ating mga gamers. Yung ibang mga player, hindi siya nakikitaan ng potential. Some of the gamers na nakausap natin says na pwede siyang makapasok. And this time around, makikita nga natin kung magiging uso nga ba ito. Kasi tatandaan, ang pinakaunang gumamit din ng Bruno sa MPL ay Echo din. Echo din. This time around, una naman makukuha ng Echo. Ulo agad ni King Frenzy. Hindi nila gusto na may mga istorbo kay Zyda. Here on the first objective, James on your hand. Just showing Yobabs who's the boss dito sa Turtle Pit. And Echo, eh alam mo na ang sagot nila dyan. Sila ang talagang nakuha nila yung kill doon kay King Frenzy, kaya naman nakirekta sila para i-secure yung Turtle. And seems to me na medyo naglalaboy mag-isa dito si King Frenzy doon sa may Turtle Pit. And pakiramdam ko, kailangan medyo ayusin ng APBH yung kanilang mga priorities dito. Kasi definitely, two games na para sa akin ay iwan si, ano eh, si King Frenzy. Pero meron silang hatak na magaganap doon. Ito, papalapitin nila si Yobabs habang yung watcher siya gagamitin pag disengage. Wyatt still, wala pa rin naman siyang lacking damage. Diba? Lacking pa rin naman siya. But for Echo, yes, nanonotice sila talagang palaboy-laboy muna si King Frenzy. Tinitingnan kasi ni King Frenzy yung mga nasasakupan niya. Mm-hmm. At si Iksha naman, yung tinatarget dito ng side ng APBH, kumbaga parang kailangan nila kumuha ng pick-off eh. Meron kasi dito si Mumu Kid na Divine Judgment na pwede nilang mahatak dito yung members ng side ng, mm-hmm, ng Echo. Kaso ang problema, nakamdaman na rin ng mga members dito ng Echo na, uy, teka lang, parang
walang ikot na nangyayari ha. Walang lumilane dun sa may gitna. But parang iba yung but, ano. But parang bato yung nandun sa may hakapan. Gitna. Di ba dapat babae yun? Dapat meron. Dapat may babae dun eh. Kailangan bakit meron, may bato eh. Dun sa gitna? Pero habang lahat ng yun, tinatanong din nila sa sarili nila. Ang isa rin yung nakikita ko talaga dito is AP Bren Hornets, nag-aantay lang talaga sila Butters kasi habang busy pa na magtanong yung Echo Proud ngayon, kailangan muna nila ng ilan pang mga pwede natin sabihin equipment para makapag-initiate talaga ng team fight or pickups. Kasi sa ngayon, mapapansin natin, dependent din talaga sila on 2-1. At sa ngayon, hindi yun yung pwede pa na mag-shine this early. Oo nga eh. And nakita natin kanina talaga si Wayan, inaantay lang nila mag-online. Pero this time around, hindi bibigyan ng pagkakataon mag-online si Wayan. Kasi nakikita mo naman, unang pasok pa lang dito ni Yobabs, gagamit na pati mismo yung ultimate. At napababa na kalahati yung buhay ni Wayan. So ibig sabihin, papapauwin ni Iksha dito and makakalamang na siya ng todo-todo. Vulnerable doon si Iksha kapag ginamit niya yung full barrage. Pero remember, ang dami niyang bodyguards, di ba, na hindi basta-basta makakalapit na lang din dito sila Yobabs. And aside from that, laging siya yung nabibigyan Butters. Mm-hmm. And hindi mo din talaga ano, hindi mo din talaga masasabi na Iksha isn't really doing anything right now? Pero ano eh, pero parang alam mo yon, meron ka pang ini-expect sa kanya na kapag ka nakakuha kasi ng isang item si Iksha, parang ganito, corrosion site, di ba? Parang kailangan mo pa siya pagparmin. Kay, parang nasa realm siya ng mga Claude, ganun. Parang nung una, with the Novaria, parang nung una, nakakapusan sila sa damage with the Novaria. And remember, parang around 1 to 2 patches, saka pa lang naramdaman talaga yung sakit. For an Iksha naman, yung idea, when you mention na parang kapos, kahit nag-full barrage na siya doon, nag-dual beam together with the Star Helix, parang hindi pa ganun kadam. Parang laging may build-up. Parang yung suspense ngayon. Alam mo ngayon, sa totoo lang, bihira ang isang hero na bagong labas ngayon na hindi devastating yung damage output o devastating yung ginagawa. Bihira yun. And I feel like si Iksha, nakategorize siya doon sa area na hindi namin masyado ramdam. Buff nyo muna ng onte bago namin gamitin. Pero nakikita naman natin na si Iksha ngayon ay nanalo ng kanyang lane. So, baka ganun lang talaga si Iksha Athena. Strong laner talaga siya. Pero dito, hindi na siya kasing strong. Kasi nahatak siya pabalik doon. Nagpe-pray lang sa kanya dito yung AP Bren Hornets. So, binigla nila. Kung medyo matagal yung magiging start, so mas bagalan pa natin. So, this early, AP Bren Hornets, nagiging answer nila, napapansin na parang nagfa-funnel through, bumabalik na naman tayo sa funneling. Pina-funnel kasi ng Echo ngayon yung attention nila on two outplays Iksha. Pero you've mentioned na parang medyo hindi pa naman siya yung start up bongga talaga. So, AP Bren Hornets, kailangan bongga naman yung movements sila. Big movements here on the map. Ever gusto bumawi ng APBH dito kahit papano, kailangan na nila gumora boom-boom builds ngayon. Ito na. Walang gumora boom-boom builds na sila. At si King Frenzy pa nga, unang masisigpay, Azeda goes in with the first turtle, or rather, yung pangalabang pagong dito sa laban na ito na nakikita natin. Sinasabi ko na sa'yo, huwag tayo magdidikit masyado kay auntie. Kaya, 1, 2, 3. Ito, 3 turtle. Nakuha na ng Echo Proud. Nasigpay doon ni Zayda. But, remember, ito na ang Echo Proud na kapag early objectives Butters, talagang gusto nila kunin agad. And, I would say na mas maganda yung nagiging pag-handle dito ni Curtizy ng Kalita na ito as compared kay Mumukid nung game number 2. And it's because walang pressure na nalalagay kay Curtizy. Parang ginagawa ni Curtizy dito, ayaw din magiging sobrang explosive into the early game. Kasi kung iisipin mo, kung explosive ka na into the early game, parang tumututok sa'yo unti-unti yung tingin ng mga kalaban mo eh. Mm-hmm. Parang kailangan mo dito, pumili ka dun sa mga malalaking pick-off. Huwag ka masyadong bibong-bibo kasi pagka bibo ka, madalas, ikaw yung napapaginitan. Oo, mainit sa mata. Mainit sa mata ang isang kadita na bibo eh. Kaya low-key lang to si Curtizy. Low-key lang si Curtizy. At napapansin kasi natin, bukod sa low-key siya, alam niya rin kasi na walang threat na magagalis sa AP Bren Hornets. Kasi nga naman, sino bang unang laging nabibigyan? And that's Yobabs na nga lang din nahahatak. And aside from that, kahit si King Frenzy. At sabihin natin, hindi naman totally na-annihilate, pero nawawalan kasi sila ng mga ultimates pang counter go. Katulad nito, there's a knock-up. Hatak na naman. King Frenzy will go down na nga lang din. Full barrage. Kinasa na dito ng outplay. There's no one from the side of
Ipibrand ng Hornets right now na makapitas ng member dito from Echo Proud. Pero nandiyan ang alam din si Wyan. Flicker, in-exhaust na dito na sa atin, James. Pero at the same time, Echo Proud, nakapitas pa rin sila ng isa. Okay, so ang daming ginamit na resources ng Echo Proud doon sa laban na iyon. And kahit sabihin natin na nakuha nila si King Frenzy, personally for me, that was not a win. Kasi nagamit mo yung resources mo, nagamit mo yung full barrage, pero yung Lord kasi pa-up pa lang. So, kung magko-commit kayo, mag-full commit kayo doon sa laban na yon, more or less kailangan may isa o dalawa pang... napatumba eh. Mga isa pa o dalawa pang napatumba, siguro mga maximum tatlo. Para masabi na sulit na sulit, pero parang, this time around, gusto pa na talaga nila lumabat. Kumbaga, it's a minimum. Kailangan nila ma-reach muna. Kasi sa ngayon, ang Echo Proud, parang ang dami nila masyadong tinataya, tapos isa lang yung nakukuha nila. Oo, tsaka si Outplayed na paggamit ng Playgak ng mga panahon na yun. So, yung sabi, mas madali siyang huli yung mamaya-maya. Pero meron ipot na magagawa doon. At yung paghuli naman nila dito, ang tumumukid, and sharp, ngayon, na-check off na nila. Kasi sabi mo, kailangan nila sulitin yung bawat ultimate na kinakasila, kailangan mas mabalik or madoble yung kita nila. Diba, pag nag-release ka ng kapital mo, syempre yung profit, kailangan mo rin isipin. Maraming salamat sa'yo, negosyanteng Athena. Mga kanegosyo, kamusta? Kamusta? Meron dito na nga sinasabi natin. Kasi meron din naman talaga economy dito sa game. And unti-unti nang pinagpipitas-pitas ng side ng Echo Proud yung mga members dito ng side ng AP Bren Hornets. And speaking of pitas, siyempre pagpaisa-isa pa 200-200 lang yan. O Athena, dahil nagnenegosyo ka na. Kung tatlo ang napitas nila, nag 200, ilan? 600 na yun. Ang galing mo magnegosyo. Diba? At ngayon, nearing the 5,000 network lead. Yeah. 5K gold lead. Oo, 5K gold lead. Ayan na. At ngayon, makapansin din natin na ramdam yung lead na yun, especially for Outplayed. Look at that gold difference. It's around 2,000 na nga lang din. At equates to the equipment as well na nakikita ko, naka-BOD na nga rin siya. One of the, pwede na sabi, pinakamahal. Pinakamahal, yeah. Ganun siya kaya. I actually agree. Tagal na natin na naglalaro ng MLBB, ang presyo ng Blade of Despair, ibaba. Oh. Ibaba ang presyo, pero okay lang kay Outplay kasi lamang sila ngayon. Resources are onto their hands. Ngayon, 1-6 ang kill score. Papasok pa with a Bright Judgment. Surprise guys si King Frenzy. Sino ba yan pa na full barrage lahat tinatamaan? Sharp. Going in hot, pero wala siya masyado tatamaan doon. James with the last insanity. Going in with the last strategy. But ng top, mababasag na rin ng Echo Proud. Zyda and the others leading the charge. Andito sila sa may gitna at ayaw nilang bigyan si King Frenzy ng kahit anong stat line dito. 0-4-0. As in, hindi siya nakaka-assist sa pag-takedown. Hindi din siya nakakuha ng sarili niyang kill. Is there even enough time para magamit niya yung Daytona's welcome? Kailangan. Parang wala eh. Merong time if ever na mauna sila sa hiding spots. Pero ang problema, early birthday dito si Zyda. And most of the time din kasi kahit makapwesto man si Yobabs, binibigyan din siya agad. Ini-interrupt, inuunahan din siya ng Echo Proud. So, for King Frenzy to totally work out yung Daytona's welcome na minimension mo, kailangan niya ng isang magandang hiding spot dito, Butters. Alam mo, that is very uncharacteristic naman din for a Barats na, alam mo yun, gamitin dito na sa welcome para ipanggulat. Pero diba? Itago lang muna. Nagigits ko eh, parang kailangan din, itago niya muna yung sarili niya. Kasi once na nakita siya, parang auto-target luck eh. Parang sinasabi ni Santi Sucre, nahanap ko na yung dinosaur. Saka, i-domesticate natin. Hindi niya rin basta-basta matago rin sarili niya kasi kailangan niya rin magsilbi na semi-tank here for AP Bren Hornets. Kaso nga lang, kahit sinong umarap, binibigyan talaga dito na full barrage, last insanity, lahat binigay na dito ng Echo Proud sa AP Bren Hornets. Talagang, they're making a full show na kahit sino or kahit dalawa makwita nila, ibibigay nila lahat. Hindi sila nagtitipid sa pamilyang to. Hindi na nag-iisip masyado dito kung ano pa nga ba yung dapat nilang i-pick off, kung meron bang specific na type na i-pick off dito para sa inyo na Echo Proud. I agree with Athena, anyone who crosses their paths ay talagang automatic mabibigyan. Nakikita mo naman kanina si Santi Sucre, nakita niya doon si King Frenzy saka si Sharp. Sabi niya, ito na lang ako si Sharp, ito na lang yung ha-attackin ko kasi may dash to eh. Ngayon, mas malinis din yung galaw ng Echo Proud. That's 1-9 ultra kill score. Even Kurt Tizzy, we've mentioned, di ba, na ang isang kadita, kailangan pag pumapasok ka, buo yung loob mo. At each and every time,
Ha? Imagine, that's 100% kill participation for Kurt DZ. 1-0-8 for him on his KDA. At karamihan pa sa sakit ng ulo, hindi lang naman siya yung nagde-deliver. There's also James with the last insanity. And alam mo, si, ano, si James naman dito, this is possibly James's best game dito sa ating serye ngayon. Kumbaga, meron kang mga in-expect sa kanya, yung game 1 at game 2. Pero this time around, parang ito na yung James na kilala natin at kilala ng mga limang Echo fans. Nagpapakilala na silang muli, pero natitrangalan din ang AP Brin Hornets. They eliminated outplay, pero James with the last insanity, securing frenzy at si Yobobs ang kalatatanggalin. Immortality na proc over, there's the jump, there's the salubong, pinagbabatoon ang kulong. He's also down. Yung Lord matutunaw man na mabilisan ng AP Brin Hornets, but look at the damage na na-inflict naman ng Echo Proud sa kanilang base. And Echo, they are rushing through dun sa mga tore ng kalaban nila. Even though wala si Outplay, tuloy pa rin ang pagharap ni James. Nakikita mo naman, ang baba na ng buhay ni James dito. Yung Praga Armor, kasi naman din buo. Pero alam mo yun, kumbaga, alam ni James dito na walang mag-take-down sa kanya unless ipilit dito nila Wayan, which is kapag ka naman ba si Wayan, alam mong may paglalagyan. At alam na nilang kontrahin dito yung Mumu, ah. Meron na sila mga Agima at Butters kasi ngayon hindi na sila naka-hunt down ng Mumu from the block of AP Brin Hornets. Kasi pansinin natin, si James hindi na siya basta-basta na bubulungahan ng kanyang kusesya. Hindi na, wala nang ganun. Kumbaga, nagaganap na lang dito talaga is literal. Yung Echo, lahat ng ano, lahat ng bulong sa kanila, wala na silang pake. Kasi kung iisipin, unti-unti na lang nilang ano, unti-unti na lang nilang pinapadama dito sa APBH na parang, oy, inevitable na, talo na kasi kayo dito eh. Hindi nyo na maiiwasan to. Sorry, ganito talaga kami maglaro. Sorry, amin. Sorry, amen. Pero for the side of AP Brin Hornets, kasi they're still waiting eh for that miracle. Yung miracle play kung tawagin. Kasi for game number one, we remember, lamang din doon ang Echo. Pero it took what? 2 to 3 tries for AP Brin Hornets to totally turn the game into their favor. Pero ngayon, sa sitwasyon na to, medyo mas lalong nag-slim kasi nga naman that's around 9k gold lead. And even on to the items, luck item ng karamihan sa mga members dito ng Echo Proud. And ngayon ah, 4 seconds till the next Lord. It is now up. Question natin ngayon, is APBH lalaban ba? Papalag ba? Mukhang gusto nilang ilaban pero nag-aantay pa sa dito. There's a concealed play from Yogo sa pinakalikod. Maiispatan agad ni Santi Sucre. Parang predicted checkmate yun! Alam na ng Echo Proud kayo kung saan nagagaling ang ibang mga members ng AP Brin Hornets. Kaya naman iisa-isahin na nila yan. King Frenzy is down. There's a Sagasa pero there's no one to give damage kasi nga naman isa-isa na nagsisiatrasan ang mga kasama dito ni Yobabs. Nga, dinaantay na lang dito ng Echo. Yung pagbaba niyang Lord na yan, this could be the one big push to end this series 2-1 in favor of Echo. Mabipigilan ba ito ng side ng APBH? Ang ganda na pagkakastand doon, Sharp! Pipilitin na nila kaso nandyan na nga lang din yung full barrage. There's a damage, there's a last insanity, and this is the last push na gagawin ng Echo Proud para maipanalo ang sering ito with a 2-1 score laban sa AP Brin Hornets. Game number 1 went to APBH pero hanggang dulo ay hindi nila napanindigan. Although that was one of the best performances, nakikita mo naman na unti-unting umaangat ang Echo Proud at ang APBH sa kanilang playstyle. Mas na-figure out na nila kung ano yung mga kailangan nilang gawin. Yeah. But Echo Proud is just way too strong. Nakita na nila eh. Siya kasi Zayda, confident eh. Kaya niya, confident siya. Post ni Yobabs to eh. Oh, post ni Yobabs. And baka gusto niya lang talaga ipakita na Yobabs. Hindi lang ikaw may kaya gumawa niyan. Alam na namin yan, alam Yobabs. Alam na namin kung ano yung mga posing-posing mo. Kabisado na namin yung mga galaw nyo. Plus, mas in-improve din nila yung Kadita version din nila eh. Nakita mo, galaw ni Curtizzi, suwabe. Hindi na din talaga kinakaya noon nung panahon ng side ng AP Brin Hornets yung barrage na ginagawa sa kanila. Pero para malaman natin kung ano nga ba yung hindi nila kinakaya, eh pasa natin kay Papa K. Never underestimate the heart of a champion. Kaya pinakita ito ng Echo Proud. Sila ang nakakuha ng unang serye dito sa ating day 3 ng week number 4 against APBH. With the debut game nitong ni Iksha, pinaiksha lang ng Echo Proud
ang itong ABBH. And look at the draft na meron tayo. I agree with the Baksha pick dito ng Echo Proud against King Francis Barats. Alam naman natin na ang Barats ay kapag siya ay gumagamit ng Daytona Swell Cam, eh merong automatic heal ito sa kanya. Ngayon, ang ginagawa ng Echo Proud sa kanya is daan dun si Zayda with the Baksha. Eh yung passive niya ipinapagana niya dito against King Frenzy. Kaya naman, even if makakuha nga naman ito ng Daytona Swell Cam or makakuha siya kahit sinong players dito sa Echo Proud, eh hindi rin or nanenegate din yung healing capability na meron dito ang isang Barats. Even if magbuo siya dito ng Guardian Helmet for King Frenzy, eh naandun din naman yung mga damage na, na binubuo or ginagawa dito ng side ng Echo Proud with this James na una niyang binild ay ang Ice Queen 1 for the flamethrower para nga naman ay ma-slow or ma-pin down or ma-slow din ang members ng APBH if they want to initiate a team fight. Now, nung nakalamang na dito ang Echo Proud, ay sila na mismo nagbigay ng team fight or sila mismo nag-engage dito sa APBH. Kaya naman, tinuloy-tuloy na ito ng Echo Proud na mag-push, kumuha ng mga objectives and kumuha din ng mga participation or kill participation for the side of the Echo Proud. Now, looking at the kill participation naman, Curtizy and James, laging silang naandoon kapag may nahihila din si Santi Sucre. Naandoon yung Rough Waves. Tapos, kung ito ay may mabubuhay man doon sa side ng APBH, naandoon yung last insanity ni James to finish them off. And, if ever nga rin naman ay may makatakas pa, ay lagi nakukuha din naman din ng Echo Proud itong si Yobabs kasi makunakunat nga rin naman itong Grok na ito. Naandoon naman yung full barrage din ni Outplayed na mag-seal ng damage para makakuha ng objectives din as well. And spacing doon sa mapa ng Echo Proud. Kaya sila ang nakakuha dito ng magandang opportunity or advantage sa game number 3. Kaya naman sila ang naka-sale ng deal dito. And with this Curtizy's 13 assists with that kaditay, talaga namang pinakita niya kung ano ang kanyang kakayahan. Kung bakit sila ang defending champion dito sa ating liga. And what a way to start off our first day or first match ng ating day 3. Talagang binabigyan tayo ng APBH at Echo Proud ng magandang laban. For the side naman ng APBH ay talagang nakukuha na rin nila yung chemistry dito or yung kanilang mga rotations versus doon sa mga past few weeks na meron sila. But Echo Proud still wins this series. Pero merong isang nag-shine para sa mga Orcas na nakakuha ng magandang panalo ay walang iba kundi etong si James na hindi nahawakan with that X-Borg na talagang sinuzone out ang members ng APBH with that flamethrower. Tapos kung meron nga namang tatakas, naandyan yung kanyang last insanity to finish the deal. And 100% kill participation, hindi ka talaga siya nahawakan dito. 8-0-6 ang kanyang KDA with that item build na binabanggit natin. After the Ice Queen 1, siya ay nagbuo ng War Axe. Tapos, nag-focus na siya doon sa mga defensive items like Immortality at the Keras. And also, that Athena Shield para hindi nga naman din siya ma-burst down na itong members ng APBH. And with that emblem build na siya ay naka-Festival of Blood and also the Impure Rage, meron ng Festival of Blood for the Spell Bump. Meron pang heal coming in from that Impure Rage kapag gumagamit siya ng mga flamethrower. At makikita natin kung ano ba ang mga naganap ng game number 3 dito sa highlights. Hatid sa atin yan, syempre, ng Smart. And maganda yung rotation dito na pinapakita ng Echo Proud on the early stages ng ating game. Sabi nga natin sa Keys to Victory, start strong and finish stronger. Yun ang pinakita nila dito. At kung mapapansin natin, pinipilit din naman na pumalag dito ng AP Bren Hornets against Echo Proud. Pero naandun kasi yung passive ni Zayda na talagang kahit level 3 or level 1 pa lang, wala pang masyadong items dito ang Echo Proud. Naandun yung parang naka-dominance eyes na agad itong members ng Echo Proud. Kaya naman napipeel off din nila agad-agad itong si Yobabs at siya lagi yung nabibigyan dito ni Santi Sucre ng ultimate and then it will burst down na lang dito ng buong members ng Echo Proud. Maganda yung mga hila at tali talaga dito ni Santi Sucre pero yung mga damages, yung damage dealers na meron ng Echo Proud ay na talagang tinatapos or inuubos. Kumbaga full barrage nga ang binibigay dito ng Echo Proud. Plus pa yan yung ultimate din ng isang Ixia. Eh talaga namang napapabak ka na lang talaga sa sobrang sakit.
hindi nahawakan dito si James ng buong game at talagang pinakita niya kung gaano siya ka-viable or focal point ng pag-zone at opensa dito sa side ng ating sa side ng Echo Proud. Kaya naman sila ang nakakuha ng series win at aangat pa rin sila dito sa standings ng ating liga. And for the side of APBH, props pa rin dahil maganda yung kanilang pinakita against the defending champions. Nakukuha na nila yung chemistry, siguro konting polish pa when it comes to the rotations, to the draft, dahil na-outdraft din sila doon sa game number 3, especially that Barat Speak. Medyo ogagana naman siya in a way, pero kailangan mo rin naman ng magandang utility na roamer, especially maybe Batilda or Rafaela perhaps. But Echo Proud stood tall, the defending champion still wins this game, and talagang pinakita nila na sila ang katatakutan dito. Pero meron pa tayo isang serye na abangan, wag na wag kayong aalis dahil babalik ang MDL Philippines Season 2.